Ikasampu ng Setyembre, Martes ng 23 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Umakyat si Jesus sa bundok para manalangin at magpalipas ng magdamag sa pagdarasal sa Diyos. Nang nag-umaga na, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, si Jaime, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaimeng anak ni Alfeo, si Simon na tinaguri ang Zelota, si Judas na kamag-anak ni Jaime, at si Judas Iscariote na naging tagapagkanulo. Pagkababa kasama nila, tumigil si Jesus sa isang patag na lugar. Naroon ang maraming alagad niya at napakarami ring tao mula sa buong Judea at Jerusalem at mula sa baybaying dako ng Tiro at Sidon ang dumating para makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Gumaling din ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, kaya't sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya dahil may kapangyarihang lumalabas sa kanya na nagpapagaling sa lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Umakyat si Jesus sa bundok para manalangin at magpalipas ng magdamag sa pagdarasal sa Diyos. Ang panalangin ay nagsisilbing susi sa bawat araw ni Jesus. Panalangin ang nagbubukas at panalangin din ang nagsasara ng bawat araw sa kanyang buhay. Sinasabi sa Ebanghelyo, pinili ni Jesus ang 12 alagad na tinawag niyang mga apostol pagkatapos niyang manalangin. Alam ni Jesus ang kahalagahan ng panalangin sa bawat desisyon na kanyang gagawin. Marahil ay hindi naman lingid sa kaalaman ni Jesus ang mga kapintasan o kahinaan ng mga lalaking kanyang pinili. Hindi rin naman lingid sa kaalaman ni Jesus na may iba pang mga kalalakiang maaaring piliin upang mapabilang sa hanay ng 12 katulad ng mga kilalang Pariseo at mga eskriba noong mga panahong iyon. Pero bakit kaya hindi sila ang pinili para tawaging mga apostol? Maaring sa pananalangin ni Jesus ay iminulat sa kanya ng Ama kung sino-sino ang tatawagin at kung ano-ano nga ba ang dapat na maging batayan sa tamang pagpili sa mga alagad. Tamang pagpili na ibig sabihin ay naayon sa kalooban ng Ama. Pagsasagawa. Sa anong mga pagkakataon o mga bagay ka humihingi ng patnubay ng Panginoon? Paano mo napatunayan na mabisa nga ang panalangin?